Papasada kami. Sama kami kay Daddy Boy, kay Tatay, para malaman kung ano nga bang meron yung buhay sa kanya, yung buhay sa ano, sa lansangan. Kasi yung tatay ko po, kung hindi ko maikwento, yung tatay ko ay jeepney driver. Ayan. Mamaya alamin natin sa kanya. I-interviewin ko siya. At na-excite ako kasi siyempre alamin natin yung ano, kung paano mo masada. Ayan. Sige, mamaya doon tayo sa jeep niya.
dati na lang video natin. Kalamba, kalamba. Madat, sumisigaw ka doon.
70. Sa magulo, nagbibilang ako ng pera. 80. 90. 100. Oh, ma'am. Ayan, mga kamera, binibilang namin kung magkano. Ang dami. Ang dami pera. Ang daming bariya. 10, 20. Oh, may 10. 10, 20. 17, 18. Baka may limang piso pa doon. Ayun o. 20, 90, 100. Ayan. Dami. Huwag na yan, ma. Labas ni daddy yan eh. Ay, ito may nilabas na pera si ito daddy. Ito yung nilabas sa tatay ko na pera. O, huwag na daw to. May 5 pesos pa dito. O, tignan yung mga ito. Mga 150 ba riya? O, ayan, sa'yo na yan. 150 na yan. Akin na yung... Ang kinita niya is, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 100, 200, 300. 1,300 ang kinita niya. Ang boundary niya, magkano? 500. 500. 500 diesel. 500 diesel, 500, ayun, paano yan? 300! Napakahirap palang kitain ng pera talaga dito. Ayan mga kamayora, sinishare ko lang sa inyo yung aming buhay. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Sakto-sakto lang kasi yung tatay ko na mga masada, yung nanay ko naman nasa bahay lang. At kami nga inasa Spain, ako, si Mika at saka si Mayor at saka yung isang anak ko papunta na rin doon. Ayan, kasama na namin siya pabalik doon sa Spain, mga kamayora. Akala ko minsan kasi, di ba, pagka ano, akala ko malaki yung kita ng mga jeepney driver. Yung pala talagang pangtawid, pang araw-araw lang yung kinikita nila. Tapos, meron pang masungit na mga sumasakay. Meron pang ano ba yun? O yan yung pera mo. Meron pang pagod na pagod ako, mga kamayura. Tingnan nyo na ganyan dapat to eh. Kaya lang wala na palang goodwill. Hindi ko alam ba't wala ng goodwill. Ang init. Kaya yung mga naghahanap buhay ng mga jeepney driver, saludo po ako sa inyo. Talaga namang dakila ang inyong profesyon. Napakahirap kasi ang init. Tapos, hindi naman palaging may pasahero. Kasi sa dami na rin ng jeep dito sa Pilipinas, taga Laguna kami. Ayan, bumiyahi kami ng, nasa yun? Ano mo? Santa Cruz. Sira-sira pa yung ano niya, Kalamba. Ayan, yan yung biyahe ng tatay ko. Kaya shout out, mabuhay kayo mga jeep driver, kung ano pa man yan, taxi driver, truck driver, lahat ng driver, mga kamayora dito sa Pilipinas, hindi lang dito, sa buong mundo, saludo kami sa inyo. Dahil napakahirap ng profesyon nyo, kung paano kitain ang bawat sentimo, kung paano magtiis sa init, saan pa, sa traffic, lalo na pag summer, di ang init-init, di ba? Ang tatay ko'y bumibiyahe lang ng umaga, alas 3 ng umaga siya lumalabas, pero kanina kasi alas 4, makikita niya sa vlog namin, alas 4 na, alas 5 na ata yun kasi nag-ayos-ayos pa kami, pero lumalabas daw siya is 3 a.m. tapos natatapos daw siya 3 p.m. tingnan niyo yung ano na yun, tapos magkano lang kikitain. Kaya dun sa mga talagang yung patas na lumalaban ng ano, ng hanap buhay, saludo kami sa inyo. Thank you for watching, mga kamayora. See you again on my next vlog. Bye-bye.